Dangal ng laiko, dangal ng Pilipino. Palakpakan natin ang ating dangal bilang mga anak ng Diyos at napakaraming ganap sa ating panahon. Hindi hahayaan ng Diyos na ang pandemya ang ating isa-celebrate. Ang isa-celebrate natin bilang mga Pilipinong Kristiyano ay ang ating 500 years of Christianity. At syempre, nasa loob na tayo ng panahon ng Kwaresma. Napakabilis ng panahon. Kaya ang ating mga Katolikong Pinoy, alam ko, miss na ninyo ang lay force, pero hindi kami kailanman nawala sa awa at tulong ng Diyos, sa awa at tulong ng TV Maria. Palakpakan natin ang TV Maria. At syempre, lalo't higit ang ating mga kapanalig sa Radio Veritas. Palakpakan din natin sila. Kaya alam ninyo, ang ating programa ay tunay na ibinigay ng Diyos para sa ating lahat, hindi lang para i-entertain tayo, kung hindi para tayo ay samahan, gabayan, at laging bigyan ng pag-asa. Tignan nyo nga yung mga kasama nyo sa bahay, tignan nyo silang lahat. Ha? Ano bang mga yan? Puno ba yan ng pag-asa? O yan ay mga pawang paasa lamang? Oh, nako, talagang may mga hugot lines tayo na nagpapaasa. Madali silang mapaniwala, pero bandang huli ay inilalaglag pala. Pero ang sabi nga, marami tayong ganap sa ating 2021. Kaya kahit na ang 2021 ay nandito na, ang mga tao ay hati ang kalooban. Bakit? Kasi yung iba nagdiriwang talaga. Ano ang sample dyan? Sa mga parokya, nagkaroon na po ng launching. At ang launching na yan ay naganap, syempre, for the Archdiocese of Manila. Kaya nga, sooner or later, ang lahat ay merong tatak ng Mission Cross.
Pero intayin ninyo, a-announce ko rin sa lay force kung paano tayo makaka-avail ng ating mission cross. Pero alam niyo, para sa mga nais na sumubaybay talaga, ang lahat ng ito ay mapapanood din natin sa YouTube. Kasi kung may mga kamag-anak kayo sa Amerika na magkaiba tayo ng oras, they can always subscribe, mag-visit sila sa ating YouTube channel sa ARCOM SLR Lay Force. Yan. At mapapanood niyo lahat ng ating mga binobroadcast na mga formation programs. At syempre sa araw na ito, tuloy-tuloy lang kayo ng komento. Naka-FB Live tayo sa TV Maria. So pwede kayong magkomento doon. At gayon din naman sa Radio Veritas, ang ating mga kapanalig ay talaga namang patuloy na sumusubaybay. Kaya binabati natin sila ng isang magandang araw. At pag gusto niyo naman mag-text, kasi sa text kahit anong oras, kahit tapos na yung ating programa, tumatanggap kami ng inyong mga intensyon sa panalangin. Pagkat bilang mga laiko, tayo ay isang komunidad, isang bayan ng Diyos, at sa Lay Force po ay kaya naming ipangako na tuwing alas 12 ng tanghali, ang community ng Lay Force ay nananalangin para sa lahat ng inyong mga intensyon. At kami nagpapasalamat sa Diyos kasi marami sa inyong mga hiniling na panalangin ay talagang sinasagot ng ating Panginoong Diyos. Kaya mamaya sa misa, maririnig po ninyo ang inyong mga intentions na isasama sa hapag ng Diyos. At gayon din, hindi man ninyo marinig verbally, yan ay iaalay po natin sa banal na Eucharistia. At ngayon, dahil tayo nagse-celebrate ng ating 500 years, kakaiba po ang ating prayer. So ang prayer natin ay paglingon at pasasalamat, pero mula sa pasasalamat, kailangan din nating tumugon. Kaya kung meron kayo gustong makiisa, i-text nyo lang po kami sa numerong 0908-891-1365. Uulitin ko po, 0908-891-1365. Okay po ba? Nakopya po ba ninyo? At nakahanda po ang ating mga prayer angels na sumagot sa inyong mga text messages. Kailangan ng kausap, andyan ang ating mga prayer angels. Basta yung numero na yan ang inyong tawagan o pumunta kayo sa aming FB page o pumunta kayo dun sa YouTube at mag-comment kayo at may mga nakalaan na tutugon sa inyo. Bakit? Kasi 500 years. Ang dami-daming biyaya sa ating Jubilee Year dito sa ating Archdiocese. So sa umagang ito, inaanyayahan ang lahat. Kayong mga nasa tahanan, kayong mga nasa biyahe, kayo na nasa opisina pero bukas ang radyo ninyo, bukas ang FB ninyo, makiisa tayo sa panalangin ito pagkat sa Lay Force, kung inyong maaalala, hindi lang 2021 ang ating pinagdiriwang. Lumipas ang siyam na taon at ang siyam na taon na yon ay naging kaisa tayo sa ating mga ginagawa. Ilagay natin ang ating sarili sa presensya ng ating Panginoon. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Panginoon, samahan mo po kami sa aming paglingon, pasasalamat at pagtugon sa biyaya ng aming pananampalataya. Ang pamayanan ng Lay Force at Katolikong Pinoy ay una mo nang biniyayaan ng kabanalan ni San Lorenzo Ruiz bilang patron naming mga laiko. At sa pagsisimula pa lamang ng siyam na taon na paghahanda ng sambayanan ng Diyos sa Pilipinas noong October 21, 2012, ay pinagkalooban mo kami ng ikalawang santong Pilipino na si San Pedro Calungsod. Hayaan mong lingunin namin ng may pasasalamat ang mga nakalipas na taon na siyang naghanda sa puso ng bawat laiko para sa isang buhay na pagtugon sa 500 taon ng ating Kristyanismo. Year of Faith. We thank you, Lord, the year of integral faith formation. We thank you for the chance to relearn anew
the 12 articles of faith in the Apostles' Creed through the different topics and speakers of Katolikong Pinoy. We thank you for the visit of the relic of Saint Therese of the Child Jesus, patron of missions, who is a model of faith that is known, lived, and shared. Pag-ibig ng Diyos, tugon ay pananampalataya. We respond with faith, a faith that is wellspring of our actions and decisions within our families, at work, in the parish, with friends, and in various social institutions. We respond with steadfast and genuine faith as we open our doors to the spiritually distant in our church through Hatid Balita program. Amen. Year of the Laity. We thank you, Lord, for 2014, allowing us to appreciate the sacrament of baptism by which all the faithful become God's sons and daughters, and the sacrament of confirmation by which they become witnesses of Christ to others. We thank you for bringing to our attention our beautiful charism, called to be saints and sent forth as heroes. Liwanag ng pananampalataya sa puso ng Pilipino. We take up the role as co-responsible agents of evangelization and lead in the task of social transformation through our pananalig recollection. We respond with love as we highlighted this year with the song of Father Carlo Magno Marcelo, Ang Pananalig. Amen. Year of the Poor. We thank you, Lord, for 2015, the Year of the Poor. It was a year we dedicated to committing ourselves of becoming truly a church of the poor. We thank you, Lord, for a collection for the poor and the marginalized through our bayanihan activity in the parish and the barangay level, just like that of Mary Comfort of the Afflicted Parish of Maricaban. Kapwa ko, kasama ko sa pagsunod kay Kristo. The whole church, rich and poor, powerful and powerless, are in solidarity in the work of restoring integrity and truth, justice and peace. But we do so not from a sense of obligation, not as a burdensome duty, but as the result of a personal decision which brings us joy and gives meaning to our lives. Amen. The 2016 was a year full of grace, as it was a year dedicated as the Eucharist and that of the family. We thank you, Lord, for the 51st IEC, International Eucharistic Congress, where we focused our pastoral action on making the Eucharist better appreciated and its missionary implication better lived by the Catholic faithful. It was a great blessing, too, for 2016 to be declared by Pope Francis as the Extraordinary Year of Mercy. Year of Mercy, a season of grace to renew, respond, and reconcile. Mercy is the name of God, and so our response is, open the seven doors of mercy at Lay Force, where an encounter with Jesus, who is the face of God's mercy, is experienced. Our response was to open the door of Lay Force for the Jubilee Year of the Laity. Amen. The Year of Parish. We thank you, Lord, for the Year of the Parish as a communion of communities. It was a year when we more assisted parishes in the development of the quality of faith life, the fellowship, belongingness, and participation experienced by its members through vicariate assemblies
Parish Pastoral Planning, and Community Building. Pamayanan ng pag-ibig, buhay na ugnayan ni Kristo. We respond in a special way in making the parish a communion of communities and a communion of basic ecclesial communities by making it truly a faith community immersed in the lives of its people. We respond with love as we venerated the relics of a lay couple, Saints Louis and Zelie Martin, the parents of Saint Therese. Amen. 2018. We thank you, Lord, for 2018, the year of the clergy and consecrated persons. It was a year of collaboration of the laity with the seminarians, clergy, and the religious in the various approaches to integral growth and development in view of mission and ministry. Paglilingkod, pag-ibig na buhay, buhay na pag-ibig. The clergy and consecrated persons alike are called to be icons of communion, and as lay people, we respond as their co-partners in the ministry with imbued missionary joy. We respond with gratitude as we made efforts in strengthening the integral renewal of clergy and religious through our Visitation of Gratitude program for sick and elderly clergy and religious men and women. Amen. The Year of the Youth. We thank you, Lord, for 2019, the Year of the Youth. They are the present gift to the Church. We thank you for the youth who are not simply recipients of our programs at Lay Force, but they marked Katolikong Pinoy with their active involvement. Isang daang mukha ng kabanal, kaakbay ng kabataan. We respond to the voice of the beloved youth who are gifted and empowered with understanding and appreciation. We respond with Dalo Tahanan Program, recognizing that holiness is the fundamental, all-exclusive vocation of every human being. Holiness for all. Amen. 2020. We recall the memorable events of 2020 as the ecumenism and interreligious dialogue and indigenous peoples. We continue to thank the Lord as the pandemic helped us realize that in spite of different faiths and religions, we continue to respond to the formidable challenge as a community, a human family, a unity in diversity. We are beyond blessed at 35. We respond to dialogue towards harmony with gratitude to beatitude. We respond with thanksgiving. Our life is a blessing. We respond with faith. Believe and you will live. We respond with perseverance that we continue on with our mission as Katolikong Pinoy. Amen. 2021. We celebrate this year the fifth centenary of the coming of Christianity to our beloved land. Remember with thanksgiving the first Mass celebrated on Limasawa Island on Easter Sunday, March 31st, that same blessed year. We remember the baptism of Raja Humabon, who was given his Christian name Carlos, and his wife, Hara Amihan, who was baptized Juana in 1521. Our eyes gaze on the Santo Niño de Cebu, the oldest religious icon in the Philippines, gift of Ferdinand Magellan to the first Filipino Catholics that same year. Lord, the mission of the laity is so beautiful, but it is also a heavy responsibility to fulfill. Your grace have empowered us, and so with love and devotion, we give our yes to the mission as Filipino Catholics. Amen. Thank you.
mga Katolikong Pilipino, sama-sama nating dasalin ang panalangin ng misyon. Diyos Amang mapagmahal, isinugo mo ang iyong anak sa mundo upang ipahayag ang mabuting balita ng kaligtasan sa lahat. Sa mga makasalanan, dukha, inaapi, may sakit, tinalikuran at pinabayaan. Sa krus, inialay niya ang kanyang buhay para sa amin. At siya ay nabuhay na maguli para kami ay tubusin at ipagkasundo sa iyo. Espiritu Santo ay isinugo mo sa mga apostol upang ang gawain ng iyong anak ay maipagpatuloy at akayin ang lahat sa kaligtasan. Sa iyo, Ama, salamat dahil mula sa dilim, inakay mo kami patungo sa liwanag. Itinakda mong sa nakalipas na 500 taon, marating ng mga misyonero ang aming bayan para mahayag sa aming mga ninuno ang ebanghelyo ni Jesus na iyong anak na nagtatag sa iyong sambayanan at humubog sa iyong simbahan. Ang biyaya ng pananampalataya ang nagtaguyod sa amin sa dilim at liwanag, sa mga pagkabigo at tagumpay, sa aming kasaysayan bilang iyong sambayanan. Ang pananampalataya ring ito ang naging tunay na ilaw na nagniningning sa kabila ng kadiliman. Panibaguhin at pag-alabinawa kami ng iyong Espiritu upang kami maging mga saksi ni Jesus na iyong anak sa mundong winawasak ng kasakiman, ng karahasan, ng kawalan, ng katarungan, ng sakit at pagdurusa. Bilang iyong mga anak, buklorin nawa kami ng aming pananampalataya sa pagmamalasakit at pagmamahal sa isa't isa. Bigyang lakas nawa kami ng banal na Espiritu nang maihatid namin ang mabuting balita sa mga kapatid namin sa Asya at sa iba pang panig ng mundo. Pagkalooban mo kami ng marubdob na paghahangad na makatulong sa iba, na makatulong sa mga mananampalataya rin sa Panginoong Jesus upang makahati sila sa kanyang buhay at kagalakan. Alalayan nawa kami at ipanalangin ng pinagpalang ina ang tala ng ebanghelisasyon sa pagsasabuhay at pagbabahagi sa kapwa ng aming pananampalataya. Ang matibay na pagmamahal at pamimintakasi sa mahal na ina ang humubog nawa sa amin na maging tunay na saksi at alagad ni Jesus, laging handang maisugo at maging masunurin sa anumang kanyang ibigin. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo ang anak mo na nabubuhay at nagahari kaysa mo at ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. We give our yes to the mission. Ang lahat ay tinawag, ang lahat ay tutugon, ang lahat ay pinili, ang lahat ay isinugo. Tayong humayo, yes to the mission. Awitin natin, yes to the mission. Aralin po natin, hindi pa natin to memorize, pero itong magiging awit natin for the whole year. Handa tayo na tayo'y isugo sa ating misyon na ipinagkatiwala ng poong may kapal sa bawat isang binyagang Kristiyano. Ilang taang taong biyaya, salamat Panginoon sa iyong punla. Misyon sa aming puso, aming sarili ay aming handog, laging tapat at laging tugon, naririto handa kami, Panginoon. Kami hahayo sa iba't ibang dako, hatid ang iyong salita at paglilingkod.
yaman, Panginoon, sa iyong bunda. Misyon, kalubog sa aming puso, aming sarili ay aming mundo. Laging tapat at laging tugon, naririto handa kami, Panginoon. Ang mga kaloob na aming alay sa mundo, katarungan, kabanalan, kapayapaan. Sa senyal na ito maniniwala ang mundo, pagmamahal namin sa bawat tao. Ito kami, Panginoon. So hindi sinabing nagtatago kami, Panginoon. Ang sabi natin, naririto kami, Panginoon, kaya kayong mga nasa inyong tahanan, yan din ang ating sambitin ng sabay-sabay. Naririto kami, Panginoon. Ang mga nasa radyo, ang mga nasa biyahe, ang mga nasa opisina, lahat tayo, ibigay ang sarili sa Panginoon, naririto kami, Panginoon. So napakaganda po ng ating panimula at nakita ninyo dito sa harapan, nagkaroon tayo ng simple prayer service na nagpapasalamat, lalo na sa mga sumusubaybay sa atin sa TV Maria at sa Radio Veritas at ang mga Katolikong Pinoy na dati ay masipag na nakakapuno nitong ating chapel, pero ngayon you may not be physically present, pero kaisa kayo, nagkakaisa ang ating puso na nag-oo sa ating misyon. Yung 9 na taon na inisa-isa natin at pinaalala sa atin ano mga naging ganap dito sa Lay Force, palagay ko ikaw na sumubaybay at sumunod. Inihanda mo ang iyong sarili, buhay, isip at kalooban para sa napakagandang taon na ito ng 2021. Kaya ang ating inanyayahan ay walang iba kung hindi isang misyonero na talaga naman sa haba ng paghubog sa kanya, napakagandang mga kwentong buhay. At siya'y matagal na naming nakasama dahil matagal siyang hinubog sa Lorenzo Mission Institute. Kaya talagang kamukha niya sa puso si San Lorenzo Ruiz, isang taong matiisin, pasensyoso. Bakit ko nasabi yan? Kasi matagal siyang Father Rector sa LRMS, no? Ang Mission Society ng San Lorenzo Ruiz. At ngayon, pangkasalukuyan, siya talaga yung merong trabaho na nangunguna dito sa ating Year of Mission kasi siya ang National Director ng Pontifical Mission Society. Yan. At syempre, meron pa rin siyang isang inaalagaan, ang Chapel of the Eucharistic Lord sa Mega Mall. Kaya nakita niyo napaka-wide, no, ng kanyang karanasan. Kaya ang misyon ay maipapaliwanag niya sa atin, hindi lang ayon sa mga dokumento, kung hindi ayon sa kanyang karanasan. Kaya pasalubungan natin ng masigabong palakpakan, walang iba, kung hindi si Monsignor Esteban Bong Lo. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapanalig sa Radio Veritas at ating mga kasama sa TV Maria. Ganon din po ang ating mga kasama dito sa San Lorenzo Ruiz Lay Formation Center or Lay Force.
sa San Carlos Seminary Compound, Makati. At sa ating mga kasamahan din po sa Chapel of the Eucharistic Lord, sa Marian Missionary Couples of Mary for Christ, MCMC, Troso, at ang kanilang mga kaibigan, ating mga kasamahan sa Pontifical Mission Societies at mga kapwa diocesan or archdiocesan mission directors, mission collaborators, mission animators, members ng Mission Education Commission sa Kalakhang, Maynila, members ng Holy Childhood Association, Society for Propagation of Faith. Ano po, sa inyong lahat mga kapatid, napakaganda ng umagang ito. Ang ating pong pag-usapan ngayon ay kadugtong ng inilahad sa atin ng butihing obispo natin, no, ang tagapangasiwa ng Archdiocese Manila, si Bishop Roderick Pabilio. Noong nakaraang buwan, inilahad niya sa atin, ibinahagi niya sa atin ang mga napakagandang mga turo, mga insights, mga inspiration ng iba't ibang Santo Papa, ano po, sa kanilang iba't ibang isinulat. Kasama na po ang mga isinulat ng Second Vatican Council at ng Second Plenary Council of the Philippines, not to mention ang ating mga obispo sa Catholic Bishops Conference of the Philippines. Salamat po, Bishop Pabilio, sa iyong pagbahagi sa amin ng mga pangaral, insights, and your own stories and personal inspiration. Mga kapatid, taong 2020, talaga pong taon ng daga, ano po, year of the rat, ano po. At ito ay talagang unforgettable sa ating lahat dahil po sa malungkot, masaklap na kadahilanan. Pandemic, fear, deaths, grief, loneliness, economic crisis, sense of helplessness. Alam niyo po, kahit kami sa Chapel of the Eucharistic Lord, noong kalahati ng Marso last year hanggang katapusan ng Mayo, kahit 5, walang natanggap na love offering kasi sarado ang chapel. Pero, siyempre, ang pasweldo sa ating mga tao, tuloy kasi kawawa naman sila kung hindi natin sweldohan kahit walang trabaho. Nung bumukas na po ating chapel noong Hunyo, may natatanggap tayo, pero 1/3 lang sa ating kailangan para ma-meet ang ating overhead expenses. Bumawi-bawi ng noong Nobyembre at Disyembre, kahit papaano lampas sa ating pangangailangan para sa overhead expenses. Pero itong Enero mukhang bumabumba ulit. Pero naintindihan natin yan lahat kasi nga po tayo na sa pandemya. Maraming negosyong naglaho, maraming trabaho nawala, maraming namatay, maraming nagkasakit, para talagang naging abo ang marami sa ating mga plano at pangarap. Pero noong Miyerkules, buong tapang, buong lakas loob, personally at sama-sama, nagtipon tayo, either physically or online, bilang isang sambayan ng Kristiyano. Hinarap natin ang abo ng Miyerkules ng abo. Tinanggap natin ang abo sa ating mga ulo at noo. Tanggap natin na kung tayo lang, ang lahat ay mauuwi sa abo. Pero, dahil may Panginoong Diyos na nagmamahal sa atin, may Panginoong Hesus Kristo na namatay at muling nabuhay para sa atin, alam natin, sa Kanyang biyaya, tayo rin ay babangon mula sa abo. We shall rise from the ashes, mula sa abo ng ating mga pagkabigo, mula sa abo ng mga pangarap na naglaho, kasamang Diyos at kasamang isa't isa. We give our best at magtulungan. Babangon tayo sa abo. Mga kapatid, kung hindi natin makalimutan ang year 2020 dahil sa masaklap na kadahilanan, hindi rin natin makakalimutan itong year 2021
dahil sa masasayang kadahilanan. We have survived the first year of the pandemic, salamat sa Diyos at sa isa't isa. At ang ekonomiya ay dangdahan ng bumubukas muli. At ang vaccines ay nandiyan na, available, harinawa, makarating na sa ating bayan sa mga susunod na buwan. Hope is being reborn. May dahilan upang umasa muli. And of course, year 2021, hindi natin makakalimutan. The year when we celebrate the 500th year of Christianity. Ikalimang daang taon ng pananampalatayang Kristyanismo, buhay Kristiyano sa ating bansa, sa ating buhay. Kaya po ang ating tema ngayong umaga, Year of Missio Agentes. Ito din po ang pinag-usapan natin last month with Bishop Abilio. Kaya itong ating pagninilay ngayon ay kadugtong ng kanyang inilahad sa atin last month. Year of Missio Agentes means Year of Mission to the Nations. Year of Mission to the Peoples of Different Nations. Taon ng pagbimisyon sa iba't ibang bansa. Lalo na po sa mga bansa kung saan hindi pa present, wala pang presensya ang Christian community, o kung mayroon man, bata pa, or very young pa, or very small pa, o kaya very poor pa, dukha sa iba't ibang kadahilanan, by numbers, by resources, by experience, by different considerations. Kaya ang ating tema ngayon ay Year of Missio Agentes, Renewal of Missionary Spirit. Harinawa po ang ating pagtitipon ngayong umaga at siyempre ng mga nakarang buwan at sa mga darating na buwan ay magbigay ng paninibago, pananariwa, no? O bagong buhay, bagong sigla, bagong lakas sa ating diwang misyonaryo, sa ating pagiging missionary disciples. Siyempre, bago tayo magpatuloy, mga kapatid, we have some questions, of course, to address. Kasi nga po, hindi maiwasan na dahil nga sa pandemya. Time and again, marami sa atin na ganito ang naitatanong. Di po ba dahil sa pandemic, malungkot ang ating pagdiriwang ng 500th year of Christianity in our country today or this year? Walang pagtitipon, walang prosesyon, and as we say in Bacolod, walang punsyon, walang salo-salo, no? Yan pa naman ang talagang Pilipinong way of celebrating a fiesta, a jubilee. How much more ikalimang daang taon ng Kristyanismo sa ating bayan? Hindi tayo makapagtipon ng maramihan. Hindi tayo makapagprosesyon. At hindi tayong magkaroon ng punsyon o salo-salo. Ano na lang? Kanya-kanyang luto. Kanya-kanyang pa-delivery. No? Kanya-kanyang kain na lang. Ano po? Pero, mga kapatid, kung sa isang dako, dahil sa pandemyang ito, pwedeng mukhang malungkot ang ating pagdiriwang ng 500th year of Christianity in our country this year. Pero, dapat maliwanag ito, precisely because of this pandemic, or rather precisely because of this 500th year of Christianity, mas kaya nating patuloy harapin itong pandemya. Salamat sa Diyos. And we are celebrating the 500th year of Christianity. And therefore, we are reminded, we are inspired, we are challenged, we are empowered to continue facing this pandemic individually and as a community with more strength, more hope, more courage. Mas kaya natin patuloy suungin
itong ating pinagdadaraanan. Precisely, our Christian faith gives us the needed strength, hope, and peace, and even joy. Alam po natin itong peace, hope, and joy do not mean the absence of problems or pandemic. Alam mo, natatawa ako eh. Paminsan-minsan ba? Nakakatanggap ako ng text message, email, at kuminsan kahit nasa card eh, na nagsasabi na, Father, I wish or I pray na you will have a stress-free life. Ha? Huh? Stress-free life? Buhay na walang stress? Kung sa bagay, siguradong kung tanungin ko kayo, gusto niyo ba iyong stressful life or stressless life? Sigurado kong sagot, ayoko ng stressful life. Siyempre gusto ko stressless life. Yun ang buhay na walang stress. Pero mga kapatid, ingat po kayo sa inyong wini-wish. Sabi nga po, be careful what you wish for. Be careful what you pray for. Kasi po, yung tinatawag na buhay na walang stress, hindi po yan buhay. Patay po yan. Patay lang po ang walang stress. Kaya nga, rest in peace. Ano po, no? Kasi po habang buhay tayo, hindi maiwasang time and again may stress. Kaya nga may blood pressure eh, hindi ho ba? Siyempre ayaw nating tumaas masyado ang ating blood pressure. Pero ayaw din nating bumaba masyado ang ating blood pressure. Kasi pag bumaba masyado ang ating blood pressure, aba, it's the beginning of the end. Kaya nga po, precisely because of this 500th year of Christianity, mas kaya natin harapin ang pandemyang ito dahil this faith of ours, this Christian faith of ours, give us the needed strength and hope, peace and joy na hindi nangahulugan walang stress, hindi nangahulugan na walang problema, na walang pandemya. Rather, nangahulugan na may Diyos na kasama natin at tayo ay kumakapit sa Kanya, tumutugon sa Kanya. Peace is not the absence of problems. Peace is the presence of God. Hope is not the absence of pandemic. Hope is the presence of God. Joy is not the absence of sickness. Joy is the presence of God. Kaya po mga kapatid, di po ba, dahil nga po sa pandemic na ito, mas focus na tayo ngayon on what is most essential in life. Di po ba? Dahil po sa pandemic na ito, na-realize natin na napakahalaga po pala at napakadakila po pala hindi lang ang mga doctors at nurses, kundi pati rin pala ang mga ordinary but essential workers, employees, sa iba't ibang areas ng ating buhay. Dati, no? Ay, delivery truck driver lang yan. Pero sa pandemic na ito, essential worker ang delivery truck driver. Saan tayo kukuha ng ating kakainin kung walang delivery truck drivers? Dati sinasabi siya natin, ay, sos, sales girl lang yan, no? Sales boy lang yan sa grocery o sa drugstore. Daily wage earner lang yan. Isang kahit isang tuka lang yan. Pero sa pandemya na ito, we realize, itong sales boy na ordinaryo, itong ordinaryong sales girl, sa grocery, sa drugstore, naku po, essential workers. Napakahalaga, napakadakila. Mga Grab delivery drivers, lalamog drivers, yung mga angkas guys dyan, ano? Mga kapatid, yung mga general services staff, naglilinis ng sahig,
ng CR. Mahalaga po pala sila. Dakila po pala sila. Talaga naman ang pandemyang ito, masasabi natin a blessing in disguise. Kasi na-realize natin what are most essentials in life. Kaya po pala, dahil din sa pandemyang ito, mas focus po sana ngayon ang ating pagdiriwang ng 500th year of Christianity. Wala tayong masyadong mga kikay-kikay na mga bagay-bagay, no? Wala tayong mga nakakakiliti, no? Na mga pagtitipon. Wala tayong mga nakakabusog sa mata, sa tenga, at tiyan na mga kung ano-ano man dyan para sa ating pagdiriwang. Pero precisely, dahil sa pandemic na ito, sana mas focus tayo to what is more important in our Christian life, in our celebration of the 500th year of Christianity, kung paano natin ito dapat ipagdiwang. Kaya po napakaganda na ang tema ng ating celebration of 500 years of Christianity at ng Year of Missio Agentes ay gifted to give. Pakiulit po mga kapatid, gifted to give. Kung ano po kayo, kung masaya po kayo sa tema na yan, paki-comment naman dyan, no, ng thumbs up, no? O kaya ng plak-plak-plak, no? Para naman yung ating tech guy, no? Sa Radio Veritas at sa TV Maria, matutuwa naman po na nandyan kayo para naman sigurado silang hindi kayo natutulog sa harap ng inyong mga mobile phone or laptop or radio, ano po. Mga kapatid, ha? Paki-comment po, ha? Para ma-inspire ang ating mga tech guy, no? Technical staff, no? Oh, thumbs up, smile, clapping of hands, no? At siguro may mga kunting words of encouragement, ano, para sa ating lahat na makikita din, mababasa din ng iba nating kasamahan sa pagtitipong online ngayong umaga or sa himpapawid for that matter. Our theme is gifted to give. Tayo'y binigyan upang tayo'y makapagbigay. Tayo ay pinagpala upang tayo ay maging pagpapala. Napakaganda po talaga ng tema na ito. Yes, my sisters and brothers, let us be focused on what is most essential. Let us be focused on the gift, on our being gifted by God Himself. We are celebrating not the 500th anniversary of the Spanish occupation or colonization of our country, but we are celebrating the gifts of the good Lord who can write straight with crooked lines. Talaga naman, ang galing ng Panginoong Diyos. Kahit problema, kahit trahedya, pwede maging blessing in disguise. His love can transform anything and anyone. Basta po ba hayaan natin siyang malayang kumilos sa ating buhay at malayang kumilos sa pamamagitan natin. Our theme is gifted to give. Ikaw at ako, kapatid, ay gifted. We are blessed. Everything is grace. Ang lahat ay biyaya ng kagandahang loob ng Diyos. Kaya po pala, my brothers and sisters, the best way for us to celebrate the 500th year of Christianity in our country is first to remember what God has done for us and what God continues to do for us despite ourselves and in spite of everything. Di po ba gustong-gusto natin kantahin ito? Alam niyo po, natutunan ko ito noong 1995. Late bloomer kasi ako. 1995, kung maalala niyo, that was the 10th World Youth Day. St. John Paul II came to our country for the first time. At
na-popularize po ito that year. Well, maybe earlier, pero hindi ko napansin. But particularly that year, we remember how you loved us. Pwede ho ba natin kantahin ito, my sisters and brothers, as the key to unlock the door to the most proper way of celebrating 500 years of Christianity. At ang susi na siyang bubukas ng pintuan ng Year of Missio Agentes. Ang susi ng pagtanggap, na bubukas ng pintuan sa pagtanggap ng biyaya ng Diyos. At susing bubukas ng pintuan sa pagbahagi nitong biyayang ating natanggap. Let's pray this song. Let's sing this prayer. One verse lang po. Ganda po ano, at totoo po, it is only when we can truly remember that we can truly celebrate, and only then can we truly and fully grow as we believe. Dahil hindi tayo nakakalimot, dahil lagi nating alala ang kagandahang loob ng Diyos, the gifts of God. Then sa kabila ng lahat, may dahilan at kaya natin magdiwang at tayo ay patuloy lalago sa ating pananampalataya. We remember, we celebrate, we believe. Of course, even before 1521, blessed na po ang ating bayan. Even before 1521, ang mga tao sa ating kapuluan ay may pananampalataya na, siyempre, sa Diyos, na tinatawag at sinamba nila bilang bathala, maliban pa sa mga iba't ibang anito dito, anito diyan. Even before 1521, ang mga ninuno natin nagsikap na rin, at nagtulungan na rin paano maging totoong tao at makipagkapwa tao. Even before 500 years ago, salamat sa Diyos, pinagpala na rin ang kapuluan natin at mga ninuno natin. Pero, simula noong 1521, 500 years ago, pagkatapos dumating ng mga nauna na Christian missionaries, lalo pong na-bless ang ating inang bayan na ipunla ang pananampalatayang Kristyanismo sa ating bayan. Kung sa bagay, between 1521 and 1565, between sa pagdating at pagkamatay ni Magellan at pagdating ni Legazpi at ni Padre Andres Ordaneta, there were 44 years na walang Christian missionaries. At hindi natin alam kung paano nagpatuloy ang pananampalatay na ipunla noong 1521. For 44 years, there was silence. No record. But one thing is sure. Pagdating ni Legazpi at ni Padre Ordaneta noong 1565, after 44 years, nakita nila ang imahin, ang religious icon ng Santo Niño na ibinigay ni Magellan kay Queen Juana ng Cebu. Nasa isang maliit na kubo. Pero,
may mga sariwang bulaklak na nandoon. Siyempre, wala pa namang plastic na bulaklak, no? So, ibig sabihin, talagang regularly inaalayan ng sariwang bulaklak. Siguro hindi ganun kaliwanag ang pananampalataya. Siguro hindi ganun katindi ang pananampalataya. Siguro hindi ganun talagang naisabuhay ang pananampalataya. Ngunit nandoon ang binhi na naipunla. Tulad lang yan ng mga kapatid noong kawayan, bamboo. Sabi po nila, itong bamboo, kapag itinanim mo, ang tagal umusbong mula sa lupa. Pag tinanim mo sa ilalim ng lupa, ang tagal umusbong. It takes a long time compared to other plants, to other grasses, because bamboo is a grass, not a tree. Ano po? Ang tagal umusbong. Pero yun pala, ang tagal umusbong kasi under the ground, it first develops its very complicated and rich and strong root system. At the moment in place na yung root system na yan ng bamboo, mga kapatid, tuloy-tuloy ang bilis tumubo at lumago ng bamboo. Masasabi na yun din ang nangyari eh. 1521 na ipunla ang biyaya ng pananampalataya. How clearly did King Humabon, Queen Juan and company understand it? Who knows? How clearly they really appreciate it? Who knows? And sa 44 years na walang presensya ng misyonero, pare, madre, katikista, ano nangyari? Who knows? But tulad ng bamboo, no? Nung finally 1565 bumalik ang mga missionaries, naku, in the history of the world, napakabilis ng evangelization ng buong bayan. That is how God works, mga kapatid. Narinig ng marami ng ating ninuno ang hiwaga ng totoong Diyos, ang kabanal-banalang isatlo, ang Santisima Trinidad, iisang Diyos, sa samahan ng tatlong persona, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Nalaman nila na ang bawat tao pala, ang bawat isa sa atin ay nilalang na kawangis at kalarawan ng Diyos. Lalaki man o babae, matanda man o bata, may pera man o wala, banal man o hindi, kawangis at kalarawan ng Diyos. May karangalan, may dignidad na hindi pwede alisin. At hindi basta-basta tukhangin, no? Kahit pala siya ay kriminal at makasalanan, siya ay kawangis at kalarawan ng Diyos. Hindi pwede sabihing walang karapatang mabuhay. Hindi pwede sabihing walang karapatang ipaglaban ang kanyang sarili, ang kanyang pamilya. Natanggap ng ating mga ninuno ang mabuting balita ng Panginoong Hesukristo, ang totoong Diyos na naging totoong tao, ang Diyos na namatay upang ang tao ay mabuhay, ang tunay na hari na naglingkod sa tunay na alipin. Mga kapatid, upang hindi masayang itong taong 2021, 500th year of Christianity, year of Missio Agentes, ang una nating dapat gawin po pala, sabi natin kanina, ay alalahanin at ipagdiwang ng may buong pusong pasasalamat at kagalakan ang ginawa at patuloy na ginagawa ng Diyos para sa atin, sa akin at sa at lahat. Bago natin pag-usapan ng misyon, bago natin pag-usapan kung ano yung ating dapat gawin, atin munang alalahanin at ipagpasalamatan, ipagdiwang ano ang ginawa ng Diyos para sa atin. Matuto lang tayo kung anong dapat gawin kung inaalala natin at pinagdiriwang at pinasalamatan ang ginawa ng Diyos sa atin. At kaya lamang natin gawin ang dapat gawin kung talagang ating naalaala at ipinagdiriwang ang ginagawa ng Diyos para sa atin. Mission is but a fruit, an echo, a shadow, a response, an effect, a ripple of what God has done and continues to do. Kaya po mga kapatid, samahan niyo ako
sa pagdasal ng kantang ito, sa pag-awit ng dasal na ito.
Mga kapatid, pag gusto nating ismulin yung isang tao, maliitin, baliwalain, insultuhin, saktan, usually anong sinasabi natin, sino ka ba? Kala mo kung sino ka? At syempre, pag tayo din ang sinabihan ng ganyan, syempre, nanliliit din tayo, nasasaktan din tayo, nanghihina din tayo. Pero maliwanag sa kantang ito, sino ka ba? Sino ako? Sino tayo? I am yours, Lord. We are God's. Not because of what we've done, but because of what He has done. Not because of who we are, but because of who He is. At dahil ang Diyos ay mapagbigay, because He gives us with Himself, then we can also give. Kaya natin magbigay kasi naunang nagbigay ang Panginoon. Yan po sinasabi sa sulat, sa unang sulat ni San Juan. What is love? That not that we love God first, but He loves us first. Mga kapatid, it is only when this is very clear to us, it is only when we live in this spirit of being gifted by God that we can be better missionaries. Kasi ang temptation po is magyabang na I'm a self-made man. Di ba may ganyang yabang? He is a self-made millionaire. She is a self-made billionaire. I'm a self-made man. Ha? Walang lumalang sa'yo? Walang lumalang sa akin? Lahat ay bunga ng pagpapawis ko? Lahat ay epekto ng pagsisikap ko? O kaya naswertihan lang talaga dahil magaling ako at mabilis ako, madulas ako? Naku mga kapatid, kung yan po ang ating mentality at attitude, ang mission ibig sabihin ay huhubugin natin ang ibang tao according to our image and likeness. Gayahin niyo ako. No? Huhubugin natin sila ayon sa ating personal agenda. At ang pag-mission ay isang ambisyon. Ang mission ay isang ambisyon. Hindi paglilingkod. Hindi pagbabahagi. Kasi we will prove to them na magaling tayo. Marami tayong alam. Dapat silang makinig sa atin. Dapat silang gumaya sa atin. We are better than them. So, in that context, ang mission ay nagiging ambisyon. Nagiging proselytism. Ha? Convince mo, i-convince mo. Baguhin mo pag-iisip niya. Baguhin mo ang pagkikilos niya. Baguhin mo ang buhay niya. Ha? Parasahin mo. Ha? Elbow, ikwan mo. Rest the elbow, no? Hindi po. Mission is not ambition. Mission is not proselytism. Mission is the sharing of the gift. Kailangan maliwanag. It is a gift from God. Not because of who we are, but because of who He is. Not because of what we've done, but because of what He has done. At this point, sisters and brothers, let us pause for a short moment po and think of what God has done for each one of us personally. Yes po, let's silently count our personal blessings, our family blessings, and allow this remembrance to bless us once again. Inspire us to give thanks and celebrate, and to challenge us and empower us to be missionary disciples. Ano bang mga ginawa ng Diyos para sa iyo at sa pamilya mo? Mga kapatid,
bago tayo finally mag-talk ng second part of the topic, the theme, kasi hindi ba, ang theme natin, gifted to give. So up to this point, ang pinag-uusapan natin yung first part, yung being gifted. Pupunta na tayo sa second part, to give. That is to be a missionary disciple. Missio agentes. Renewal of the missionary spirit. Finally, bago tayo pumunta sa second part na yan, sana po, samahan niyo pa rin ako sa huling kanta natin sa first part na ito, ng being gifted. Awitin natin ang dasal na ito. Dasalin natin ang awit na ito. Walang hanggang pasasalamat. So that mission is a fruit of gratitude, not ambition. Walang hanggang pasasalamat sa biyaya ng Diyos. Pasasalamat sa iyo'y walang hanggan.
isang sandali ng aming buhay. Pasasalamat sa iyo, pasasalamat sa iyo, pasasalamat sa iyo. Wala palakpakan natin ang poong mapagbigay sa atin, mapagpala. Mga kapatid, ngayong immersed na tayo sa consciousness of being gifted, being blessed. Ngayong immersed na tayo sa spirit of gratitude. Oras na po pag-usapan ang second part ng ating tema, Gifted to Give. We have to give. After we receive the gift of God, we have to give. Maari pong sabihin ng natin, itong temang gifted to give, alam ko galing yan sa Ebanghelyo ni San Mateo, chapter 10, verse 8, kung saan sinabi ng Panginoong Jesus, without cost, you have received. Without cost, you are to give. Matthew 10:8, walang bayad, tumanggap ka. Walang bayad, magbigay ka. Maaari mag-react tayo, no? Akala ko ba, pag nagbigay ang Panginoon, unconditional gift, no string attached? Bakit sinasabi niya ngayon, tumanggap ka na walang bayad, dapat magbigay ka ng walang bayad? Aba, mukha may kondisyon, ang biyaya. Mukha may string attached. Hindi ho ba pagkatapos ko tumanggap, papayaan mo na ako kung anong gawin ko dito sa biyayang ito? No, akin na ito eh. Binigay mo na ito sa akin, Panginoon. Akin na ito. At wala ka na pakialam kung anong gawin ko dito. Kasi kung makialam ka pa, ibig sabihin, hindi mo talaga binigay ito sa akin. Niloko mo lang ako. Palabas lang. Kunyari lang. May kondisyon pala. May string attached pala. Ganun ho ba, mga kapatid? Tama po ba yun? My sisters and brothers, kailangan maliwanag po. God's love for each one of us is unconditional. His gifts to us have no string attached. But, huwag tayong mag-ilusyon. Let us be realistic. Grounded on reality po. Hindi tayo nakadroga, lumulutang. No? Mga kapatid, it is in the reality of gift which that while it is freely given, it must be freely shared. Yan po ang essence ng tinatawag na gift. On the one hand, it is freely given. But on the other hand, it must be freely shared. Bakit? Bakit may ganung condition? Bakit may ganung string attached? It is because a gift which is freely given remains a gift only when it is freely shared. Bakit nga po ba? Because a gift that is selfishly hoarded, akin lang ito, not graciously and generously shared to others, automatically po, sigurado po, that gift ceases to be a blessing. It becomes a burden. Opo, totoo po ito. Itong katotohanan, hindi dahil itong gusto ng Diyos. Itong katotohanan ng buhay. Ang biyayang natanggap na hindi ibinabahagi sa kapwa ay nagiging sumpa. Halimbawa po, ang pera ay biyaya, hindi po ba? Sana po, pagpalain tayong lahat na maging kasing yaman tayo ni Bill Gates. Sana po. Sana po. No? Ngunit, kung dahil sa biyayang ito na tinatawag pera, wala tayong oras para sa pamilya o sa Diyos, o kaya dahil sa pera na ito, na biyaya,
minamatan natin ang walang pera, sinasamba natin ang mapera, at inaapakan natin ang iba para dumami pa lalo ang ating pera, aba, hindi na po ito biyaya. Ito ay sumpa na. Hindi na tayo masaya. The more na dumadami, the more hindi tayo happy. The more tayo hindi contented. The more tayo hindi malaya. The more tayong naging alipin. Ang biyaya na pera na hinuhoard at hindi binabahagi. Hindi na po yan biyaya. Sumpa na po yan. It's no longer a blessing. It's a burden. Minsan may nakausap ako. Isa kong katrabaho sa misyon. Well, may asawa siya. May mga anak. At sad to say, mukhang may problema silang mag-asawa. Hindi lang mukha, mayroon talaga. Nag-aaway sila palagi. At nasabi niya habang nag-uusap kami, kung may pera lang sana eh, wala nang problema. Sabi ko, well, maybe, but maybe not. Not necessarily. Marami din akong kilalang mapera, pero magulo din ang buhay nila. Opo, may kilala kong pamilya, bilyonaryo po, bilyonaryo. Pero mag-ama nasa korte, nag-aaway. Namatay ang ama na walang reconciliation. Magkapatid, nakasakorte hanggang ngayon. Sinong yumayaman? Ang abogado at ang husgado. Maraming pera, hindi masaya. Kasi po, ang biyaya na hinuhoard, hindi isinishare, hindi na po biyaya, naging sumpa. We are gifted, my sisters and brothers, to give. We are gifted, thank you, Lord. We are to give, yes, Lord. Kaya nga po, mga kapatid, ngayong taong 2021, habang pinapasalamatan rin ang Panginoong Diyos dahil sa 500 taong biyaya ng Kristyanismo sa Pilipinas, atin din po ipinagdiriwang ang Year of Missio Agentes, ang taon ng misyon sa mga bansa. Last month, inilahad na sa atin ni Bishop Pabilio ang mga napakaraming aral, katuruan, insights, inspirations ng mga iba't ibang Santo Papa at ni Bishop Pabilio mismo din. Ano po? Mga kapatid, maaari nating sabihin ngayon dahil sinabi sa atin ni Bishop Pabilio last month based on the teachings of the Pope, especially Pope Francis, na maliwanag po pala na ang bawat binyaga na Kristiyano ay misyonero at the same time. Maaari natin sabihin na ang Kristiyano na hindi misyonero ay hindi totoong Kristiyano or at least hindi pagganap or mature na Kristiyano. Kung sa bagay, ang pagiging mature at ganap ay proseso naman yan hanggang sa huling sandali. Pero ang Kristiyano na hindi misyonero, ibig sabihin, hindi gumagana yung proseso ng pagiging ganap na Kristiyano. Kasi po ang totoong kung totoong nararanasan mo ang pagmamahal ng Diyos, normal lang po na dapat lang mahalin mo rin siya at ang kanyang pamilya, ang iyong kapwa-tao. And when you are in love, my goodness, my sisters and brothers, when you experience God's love, you cannot but love Him in return and His family, kapwa-tao mo. And when you are in love because you are love, you cannot hide it. It shows. Kakaiba po ang aura mo. Kakaiba po ang kislap ng iyong mga mata. Kakaiba po ang indak ng iyong galaw. Kakaiba po ang mga salitang binibitawan mo. Kakaiba po ang pananaw mo. Kakaiba po ang mga batayan ng iyong desisyon. When you are truly in love, kapatid, because you are truly love, it really shows. Kaya po siguro pwede nating sabihin o dapat nating sabihin na ang ating battle cry or hashtag bilang mga Kristiyano ay hashtag akma, no? A-K-M-A, akma. This Filipino word akma means right, proper, fit indeed. It is akmang akma po, proper na proper, fit na fit, right na right, swak na swak
itong akma na salita ay pwede maging acronym that stands for Ako'y Kristiyano, Misyonero Ako. Automatic po yan dapat eh. Dalawang pisngi ng iisang katotohanan. Two sides of one and the same coin. Pakiulit po, akma, everybody? Akma. A, K, ako'y Kristiyano, Misyonero Ako. And what does it mean? In the Acts of the Apostles, chapter 4, verse 20, noong hinuli si San Pedro at si San Juan, at binawalan sila at na-threaten sila na huwag na magsalita tungkol sa Panginoong Hesus, ang ganda ng sagot nilang dalawa. Since they really experienced the love of Christ, and because they are in love with Christ and His people, ang sagot nila in Acts 4:20, we cannot speak. We cannot but speak of what we have seen and heard. We cannot but speak. Hindi po namin mapipigilan. Hindi po namin kayang pigilan ang aming sarili. Hindi po. We cannot but speak of what we have seen and heard. Kung talagang nararanasan mong presensya, pagmamahal, pagpapala ng Diyos, you cannot but speak about it and share about it and share it to others. Sabi nga po in the first letter of John chapter 1 verse 1 to 4, this is what has been from the beginning and what we have heard and have seen with our own eyes, what we have looked at and touched with our hands. I mean, the Word who is life. The life made itself known. We have seen eternal life and we bear witness and we are telling you of it. It was with the Father and made Himself known to us. So we tell you what we have seen and heard, that you may be in fellowship with us, and us with the Father and with His Son, Jesus Christ. And we write this, that our joy may be complete. Mga kapatid, napaka-konkreto, napaka-experiential, napaka-personal, what we have seen with our eyes and touched with our hands. The eternal life, Jesus, the gift of God, God's love. And we share this to you, that we may have fellowship with the Father, the Son, and the Spirit, and the fellowship among us. And only then, our joy will be complete. Until we share this to you, until we share God's gift to you, until we share a Christian faith to you, until we share the good news of Jesus to you, until we share the God's blessing to you, our joy will never be complete. Pero, ang tanong, paano natin gampanan o gawin itong mission agendas? Lahat po ba tayo mga ibang bansa? Posible po ba yan? Hanggang kailan ang pagiging misyonero? Paano po ang training o paghahanda para dyan? Di po ba yan mahirap? Kailan po sisimulan? Paano po sisimulan? Mga kapatid, huwag po tayong feeling overwhelmed. Remember, everything is grace. We can give because God gives us first and continues to give us His graces. So let's just remember, now once we are truly in love, since we are truly loved, then we are ready to do anything and everything necessary. Let's remember as well, na no matter how simple, how small, basta po done with faith and love, very much appreciated and very much powerful. Sabi nga po ng Panginoong Hesus sa Ebanghelyo, kahit isang basong tubig lang, hindi nga Coke eh, hindi nga Pepsi eh, hindi nga iced tea eh, no? Kahit isang basong tubig lang ibinigay mo sa isang alagad dahil siya ay alagad ni Kristo, you will be blessed. So kahit simple lang po. So don't be overwhelmed. Huwag matakot. How do we live out our being missionary disciples? First, 5 points lang ito, I guess. Isa-isahin natin. Isulat. Na? Remember, paano tayo maging missionary disciples as a response to God's love? First, remember, sa Bible, especially sa Ebanghelyo, may dalawang interrelated movements. Come and go. Yan lang. Pakiulit po. Come and go. Come as a disciple, go as an apostle, as a missionary. Come and listen, go and speak. Come and learn, go and teach. Come and receive, go and share. Come and be blessed, go and be a blessing. Come and be loved, go and love. Come and witness, go and be a witness.
And it is a lifelong process. Again and again, napakahalaga. Araw-araw we make time to be alone with God in prayer. Our best and needed me time. Napakahalaga po na regularly we read the Word of God or listen to the daily readings in the Holy Mass, either face-to-face or online. Napakahalaga po na from time to time, we do spiritual reading, read the lives of some saints, listen to the faith experience of other people, and reflect on our own journey of faith, hope, and love. Napakahalaga po na again and again, we count our blessings, including blessings in disguise, and share these blessings. This way, we are growing and becoming more and more missionary disciples. Come and go, again and again and again. Buong buhay yan. Second, ikat na lang natin ang iba natin. Oh, siguro maganda ito. Basahin natin yung sinabi ni Pope Benedict, no? From Deus Caritas Est, paragraph 1. Napakaganda. Sabi po, we have come to believe in God's love. That is from first letter of John, chapter 4, verse 16. We have come to believe in God's love. In these words, the Christian can express the fundamental decision of his life. Being a Christian is not the result of an ethical choice or lofty idea, but the encounter with an event, a person, which gives life a new horizon and a decisive direction. Wow! From Pope Francis naman po, Evangelii Gaudium, also paragraph 1. The joy of the gospel fills the hearts and lives of all who encounter Jesus. Those who accept this offer of salvation are set free from sin, sorrow, inner emptiness, and loneliness. With Christ, joy is constantly born anew. In this exhortation, Evangelii Gaudium, I wish to encourage the Christian faithful, you and I, brothers and sisters, to embark upon a new chapter of evangelization or mission work, marked by this joy. Talaga naman. At in paragraph 3, sabi ni Pope Francis, I invite all Christians everywhere at this very moment to a renewed personal encounter with Jesus Christ, or at least an openness to letting Him encounter them. I ask all of you to do this unfailingly each day. No one should think that this invitation is not meant for him or her, since no one is excluded from the joy brought by the Lord. And no one is excluded from sharing that joy to others. Kaya come and go. Maraming online events po ngayon, ang iba't ibang kasamahan sa simbahan. Halimbawa, kami sa Episcopal Commission on Mission, halos every Saturday po, 3 in the afternoon, may online events. For sure, ang ating kanya-kanyang parokya, bikaryato, diocese, archdiocese, TV Maria, Radio Veritas, yung Pontifical Mission Societies, ang ating San Lorenzo Ruiz Lay Formation Center, at iba-iba pang mga sama, sigurado po, may mga sinishare sa atin sa kanilang mga FB pages, sa kanilang mga Twitter accounts, sa kanilang mga iba't ibang social media platforms. Please access this once a week, twice a week. Come and go. Be nourished and be a nourishment. Come and go. Learn and share. Be inspired and be an inspiration. So yun ang first, come and go. Second po, pakiulit sa akin sabihin, prayer is the first missionary act. Everybody please, prayer is the first missionary act. Bakit po? Because the Holy Spirit is the principal agent of mission. Bakit po? Only the Holy Spirit can enlighten the mind, touch the heart, and convert the person. Anybody can pray, or at least dispose himself or herself to prayer. Even a child can pray. Even an invalid or a bedridden person can pray. We cannot go to Africa now, but our prayer can reach Africa now. Prayer is the first missionary act. And let's pray for more missionary vocations. But remember, if our prayer is sincere, let us be open to the possibility that we may be the very answer to our prayer. When we pray na, sana Lord, pagpalain ang taong yan, be ready to be used by God, pagpalain siya. Sana Lord, ang taong yan, maranasan niya ang pag-ibig mo, then be ready to be used by God na maranasan niya ang pag-ibig mo, ng pag-ibig ng Diyos. Sana Lord, may missionary pupunta sa Cambodia, then be ready for the possibility na ikaw nga iyong pupunta sa Cambodia. So, una, come and go. Second, prayer.
is the first missionary act. Third po, pakiulit, offer a sacrifice. Suffering is not necessarily sacrifice. Every sacrifice necessarily involves a kind of suffering. But not all sufferings are automatically transformed into sacrifice. Suffering may not be a choice. Sacrifice is always a choice. Suffering brings death. Sacrifice brings life. Offer not only a prayer, but a sacrifice. At ang prayer na may kalakip na sacrifice, my goodness, brothers and sisters, very authentic and very powerful. When we consciously and freely deny ourselves legitimate pleasures, for example, a fasting, abstinence, as a sacrifice for mission, wow, it's a great blessing for the mission and you. We may not be able to imagine how does it work. Hayaan mo ang Diyos kumilos. Just offer a prayer and a sacrifice from the heart. When we humbly and patiently embrace our crosses, inconveniences, trials for the sake of the mission, is a great blessing for the mission and for you. Fourth, moral support. Pakisabi po? Opo. Malaking tulong po yan sa mission. By doing that, you can be a missionary. You are being a missionary disciples by giving moral support to those who are in the mission. Baka may kilala kayong missionary, pare, madre, katikista, or lay person na nasa mission. Please, do not just pray and offer sacrifice for them. Write them a letter. Send them a card. Text them. Viber them. Email them. Give them moral support. O kaya OFW, no? Kamag-anak mo, kaibigan na OFW. Salamat sa Diyos. Marami sa ating OFW na umalis para sa pera, para matustusan ang kanilang pamilya. Pero, by God's grace, naging missionary sila. Naging mga buhay na saksi. Nagkaroon ng bagong buhay at sigla ang iba't ibang parokya at diocese sa iba't ibang dako ng mundo. Sa iba't ibang missionary areas, no? Where Christianity is very small. Dahil sa mga OFWs natin, na hindi umalis para maging missionary, umalis para kumita, but by God's grace, naging missionero. So, huwag na lang tayo mag-text sa kanila, kailangan po kayo magpapadala ng pera, ito po ang aming kailangan. Kundi sabihin din natin, pinagdadasal ka namin, din lang para mag-good health ka, kundi you become strong in the Christian faith, at sana maging buhay ka na saksi sa kapaligiran mo dyan. Moral support. Fifth, material financial support. Everybody please, material financial support. Kaya mayroon tayong Field Mission Sunday pag July, mayroon tayong Holy Childhood Sunday sa Piyesta ng Santo Niño, Pro Afris Pro Negrete sa sa Epiphany of the Lord, mayroon tayong St. Peter the Apostle Sunday yung the Sunday nearest to June 29, mayroon tayong World Mission Sunday para sa the second to the last Sunday of October. Lahat po ito ay special collections for the mission. Of course, nung Ash Wednesday, meron tayo sa Hapag-asa, Fast to Feed. And of course, every Sunday nitong Kwaresma, mayroon tayong Alay Kapwa, special collections. Kailangan din po ng material support. Of course, lahat tayo, sa totoo lang, mga kapatid, impacted negatively financially because of this COVID-19. Maraming negosyong nawala, maraming trabahong nawala. Pero siguro po, kahit papaano, dahil may Facebook account ka, kasama ka natin ngayon dito sa online event na ito, siguro man kahit papaano, may extra piso ka pa na i-ally for the mission o ibigay sa kapwang mas nangangailangan. O kung hindi man ikaw, baka ikaw na kasama natin sa online event na ito, mayroong kamag-anak o kaibigan o kapitbahay na may extra piso, baka sa pamamagitan mo, ma-inspire yung kamag-anak mo, kaibigan o kapitbahay na mag-alay ng financial support sa misyon at sa kapwa na mas nangailangan. So ito pala, huwag natin kalimutan po itong lima ba ito? Napakasimple po na pagiging missionary disciples. Come and go. Kailangan may ugat. Nakaugat ka sa come and go na yan. Then, offer a prayer. Offer sacrifice. Offer moral support. Offer financial support.
Mag-skip tayo mga kapatid. Mahirap pala kung tayo ay na-inspire. Ano po? Botan na natin itong huling portion. Okay? Pwede naman sa misa natin i-cover itong iba. Ano po? No? May misa naman tayo mamaya. Ito lang po. Ang isang napakahalagang istruktura, programa, karanasan sa ating buhay ay ang ating tinatawag na parokya, parish, community. Kanina po, first part, pinag-usapan natin yung sa gifted to give, yung who you are, sino ka bilang binyagan, bilang Kristiyano, bilang missionary disciples. At kung ano dapat mong gawin, come and go, prayer, sacrifice, moral support, financial support. Of course, pwede rin, harinawa, you go yourself, volunteer to go to mission. For a year, 2 years, 3 years, outside the country, or within the country, in other parts of the country, na nangangailangan din, ano po, ng tulong. Okay. Who you are. Ngayon, where you are. Sa loob ng bahay, sa workplace, sa school, sa online lang ngayon, ano, kasi wala namang physical presence sa school, no? In fact, sa online nga, remember Blessed Carlo Acutis was beatified October last year ba yun, ano? He was a missionary online. Kasi nga, sabi ni Pope Benedict XVI, hindi lang pala yung traditional missionary continents of Africa, Asia, Latin Americas, Oceania, Europe, mayroong bagong missionary continent, digital continent, the new Areopagus, ano po? For evangelization, mission. So, where you are, start where you are. Sa bahay, sa opisina, sa school, sa online. At, syempre, sa parokya. Although, as of now, hindi tayo makagather physically sa parokya, pero napakahalaga po na suportahan natin ang ating parokya. Although, sad to say, nowadays, kahit diyan tayo nakatira, kahit diyan tayo nabinyagan, nakumpilan, nag-first communion, nag-first confession, kahit din tayo kinasal, many times because of the highly mobile reality of our contemporary life, many of us are not really there in the parish. Nagtatrabaho tayo outside the parish. At ang ating mga associations, ang ating mga communities, outside the parish. So yung ating belonging to the parish, naging mahina, no? Kaya ang ating suporta sa parish, naging mahina din. At kaya ang ating mga parokya, humihina din. Isang malaking at malagang area po ito ng mission. Na sana kung saan tayo nakatira, maging part na kahit yung neighborhood, tulad ng BEC, no? Basic Ecclesial Community, at ng parish life. Kahit nasa ngayon wala tayong physical presence sa ating simbahan, pero sana po kahit online, maging part tayo ng ating parish life. Pero siyempre, on the part of the parish priest at ang mga kasama niyang pari at ang mga parish leaders, kalang marami ding dapat gawin pala. Kasi nga po, dahil sa sitwasyon natin ngayon, no, talagang humina yung sense of belonging sa parokya. No? Kasi ay marami tayong dapat gawin din. Pero siguro sa next talk, kung na ito maano, no? Maano kasi dumating na palang oras natin. Ano po, no? Ang isang mahalaga siguro na sabihin natin is this. Allow me to close with this lang. From the Gospel according to Matthew, chapter 28, verse 19 to verse 20. Nung the Great Commission, nung sinabi ng Panginoon, all powers in heaven and earth have been given to me. Go therefore, and make disciples of all nations. Baptize them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. And teach them everything I have told you. And know that I am with you until the end of time. Naku po mga kapatid, may apat na movements dito ha. Apat na movements. Sabi ng Panginoon, go! Pangalawa, make disciples of all nations. Third, baptize
In the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Third, teach. Ang first movement pala na dapat is go. Hindi yung mag-antay lang tayo sa parish office, mag-antay lang tayo sa office ng lay force, mag-antay lang tayo sa office ng Mega Mall Chapel. We don't move. Business as usual, maintenance mode lang. In a way, majority naman tayo dito eh. In a way, lalapit ang mga yan. Ang busy ko nga eh. No? Dami ng trabaho eh. I just wait here. Nakapagod yata ang lumabas at mag-reach out. No! The Great Commission, sinasabi ng Panginoon, you're baptized, you're a Christian, you're a missionary disciple, you're gifted to give, you really want to have that joy of giving and of receiving and giving, then stand up, go, reach out, beyond your comfort zone. Alam niyo mga kapatid, kung kilala niyo ako, magtataka kayo bakit mayroon akong cross ngayon. Hindi po ako sanay at hindi ako mahilig magkaroon ng cross. Sa harap man o sa kwelyo man. But because of the year of Bishop Agentes, 500 years for Christianity, binigay ito sa atin ni Bishop Pabilio, lahat tayo binigyan. I made, for me, a difficult decision. Nagamitin araw-araw. Kahit saan ako pumunta. Pero naku-conscious ako, no? Kasi gusto ko na hindi ako mapapansin pag nasa Mega Mall ako. Ngayon, dahil dito, pagpasok ko sa CR, nakatingin sila sa akin. Pag namimili ako, naku-conscious ako. Well, siguro ako lang yun, no? Ako may sakit, ako may problema. But what I'm saying is, wearing this cross is a big decision for me. Maybe not for you, but for me. But for me, this is a way to celebrate being gifted and the call to give. Being missionary, we have to go beyond our comfort zone. Make disciples, not proselytize, not debate and convince anybody. But as Pope Benedict XVI and Pope Francis tells us, by attraction, not by proselytism, by attraction, that through God na kumikilos sa ating buhay, through our smile, our kindness, our friendship, people are feel invited and slowly but surely enter into that discipleship. Know, wanting to know more about our faith, about our God, about the gospel, about Jesus. Baptize, well, marami sa ating binyagan na, pero siguro we need to renew that baptismal promise. Naku, yan siguro i-share ko mamaya sa misa. Ang ganda ng sinulat ni Bishop Pabelio, Lenten Baptismal Catechesis for the Archdiocese of Manila, ang kanyang pastoral letter sa kwaresmang ito. At teach. So yan ang ating pag-usapan mamaya sa misa na part. Ano po? So ito po pala ang movement, no? Go beyond our comfort zone. This make disciples is a question of friendship, not of convincing, but of attracting. Not attracting them to us, but attracting them to Jesus. Pero dapat ikaw at ako attracted kay Jesus. Mga kapatid, see you po mamaya sa misa, 11 o'clock. We are gifted to give. We are gifted, thank you, Lord. We are to give, yes, Lord. Amen. We give our yes. Bago tayo maghanda sa misa, Monsignor, paparating natin ang mga feedback po ng ating mga viewers, ng ating mga followers. Mga kapatid, lahat yung mga katanungan nyo, iniisa-isa ko, nandito po, nakarating sa amin. Pero, sa kabutihang palad, dun sa presentation ni Monsignor Bong ay nasagot lahat yung inyong mga katanungan. Kaya palakpakan natin ang Panginoon. Sige. So, bibigyan natin ng time si Monsignor to prepare. Kaya babasahin ko muna ang inyong mga katanungan. Pero siguro bago ko basahin ito, pakinggan muna natin yung awit para naman ma-break natin at ma-consolidate ko yung inyong mga feedback. So, pakinggan natin ang awit na ito, ang hamon sa atin, to go. So, syempre, ano ba isasagot natin? May awit na inihanda ang Archdiocese of Manila, tayo sasagot,
narito kami, Panginoon, at mga seminarista po ang umawit nito. Panoorin natin ang video na ito. Salamat, Panginoon, sa iyong punla. Misyon, kaloob sa aming puso. Aming sarili ay aming handog. Laging tapat at laging tugon. Naririto, handa kami, Panginoon. Kami hahayo ibang dako, hatid ang iyong salita at paglilingkod. Inang Maria, ang siyang gabay na mitugod, lalaganap alab ng iyong misyon. Ilang taang-taong biyaya, salamat sa iyong bunda. Misyon, kaloob sa aming puso. Aming sarili ay aming mundo. Laging tapat at laging tugon. Naririto, handa kami, Panginoon. Ang mga kaloob na aming alay sa mundo. Katarungan, kabanalan, kapayapaan. Sa senyal na ito maniniwala ang mundo. Pagmamahal namin sa bawat tao. Napakaraming nating natutunan at hindi lang tayo narito kami, Panginoon, handa kami. Kasi tinuruan din tayo ni Monsignor Bong, akma. Ano daw yung akma? Ako'y Kristiyano, misyonero ako. So, babasahin ko lang yung inyong mga sinabi dito, pero halos lahat nga kasi ay natugunan na ni Monsignor Bong. Babasahin ko yung mga magagandang sinabi nyo para kay Monsignor Bong Lo. Ang sabi dito, gifted ka talaga, Monsignor Bong. Ang ganda po ng topic. Very nice talk po. Sana pwede po akong makapag-invite sa inyo para sa mga babae. Naku, babaeng nakakulong sa koreksyonal. Kasi itong ating follower ay coordinator ng Diocese of Cubao Restorative Justice Ministry. Meron pa rin po na nagsabi, so inspiring message, Monsignor Bong. God bless you more. We are blessed to be listening to you now. It is truly a divine appointment. Ito naman, nag-a-agree ang ating follower. Ang sabi niya, I agree that our joy won't be complete unless we share it to others. For us to be completely happy, likewise,
make others happy as we are happy. Meron pa, Monsignor, ang sabi naman ito, as Bishop Pabilio said, that all missionaries during Lent must not just be contented in doing away with so many food and sacrifices, but give others whatever we have saved and help us pray a lot more. So napakarami nito, Monsignor. Pero bago tayo magmisa, para sa mga nakaabang sa Radio Veritas, para sa ating mga taga-subaybay sa TV Maria, in a little while tayo ay magmimisa at i-assure ko kayo na ang inyong mga intensyon ay ilalatag natin sa hapag ng Panginoon. But as a response dun sa mga sinabi ni Monsignor Bong na tayo tinawag, tayo sinugo, meron talaga tayong dito nga isinugo ang Diyos, tawagin natin sa maikling pagbabahagi lang, tawagin natin si Linda Martha Kit Punsalan. So ito yung pinaka-response niya, Monsignor, kasi nagsabi ka na ang pagiging misyonero ay hindi lang yung pupunta sa Africa. So, Linda, nakinig ka at talagang inakay ng Diyos ang iyong mga paa para pumunta dito. Nag-duty ka pa ng magdamag. So, ikaw na magpakilala kung ano ang line of work mo. Good morning po sa lahat. Ako po si Linda Punsalan. Isa po akong nurse sa Child Protection Unit. Ang ginagawa po namin doon, kami po ang nagme-medico legal para sa mga batang naabuso. Lahat po ng klase ng patient po namin na 8 years old po. Yan, nawawala. Okay na po. 0 to 17 years old po. Mahirap pero kailangan pong lakasan ng loob para humakatulong tayo sa mga nangangailangan. Yun so, po. Ano sa mga sinabi ni Monsignor Bong ang nakapagpagaang ng iyong kalooban pagkat sa kaalaman ng ating mga taga-subaybay, sinadya ni Linda na pumarito kahit hindi ko siya pinapupunta. Kaya wag niyo ako sisingilin. Papagalitan ako ng complex. Hindi po kami tumatanggap. Kaya lang po, si Linda ay may pangangailangan napakatindi na kailangan niya ng isang debriefing. Mm-hmm. Sa araw-araw ho na ginagawa namin na nagtatrabaho sa Child Protection Unit po, nakakasalamuha ho kami ng mga batang inabuso, kaya parang napakabigat ho sa amin. Pero sabi nga po ni Monsignor na gifted kami kasi kumbaga na isishare namin yung kaalaman namin kahit hindi ganun, kumbaga, hindi sa malaking sa paraan ng pagbibigay ng pera, pero sa serbisyong ibinibigay po namin. Kaya lang, Linda, mas malaki yung binibigay nyo. Hindi nga pera, pero buhay ang inyong ibinibigay. Yun nga po, eh. So wala ka namang panghihinayang sa iyong ginagawang misyon para sa mga batang ito na araw-araw, hindi man sila COVID patients, mas malala yung sakit nila eh. Kasi yung brokenness nila ay panghabang buhay. Opo, pati po yung panloob po nila, meron pong sugat, ganun po. Pero yun nga po siguro, yun po yung calling ko, kahit matanda na po ako, nakapagtapos ng pagiging nurse, pero yun po yung calling, doon po ako napadpad. Siguro yun po talaga yung pagiging serbisyo po ang kailangang ibigay. So Linda, para sa ating magandang response sa sinabi ni Monsignor Bong, ano uli yung akma? Akma, ako Katolikong misyonero ako. Kita mo ha, Monsignor, nagdagdag siya ha, sorry Katoliko, po. Hindi lang basta Kristiyano ha. Ako'y Kristiyano, misyonerong ako. But that's very beautiful. Talakpakan natin si Ma'am Linda Martha Kit Punsalan. Maraming salamat. So, para sa ating mga taga-subaybay, nakikita ninyo na ang Panginoon ay tunay na buhay. Siya'y nangungusap at nagpapahayo hindi lang sa mga taong simbahan. Si Linda ay hindi taong simbahan. Siya ay empleyado ng gobyerno, isang professional nurse.
Pero nakita niyo siya man sa kanyang munting kwento ay nagpapakita na buhay na misyonero siya. And she is proud to be Catholic, kaya yung akma niya, ginawa niya ng ako'y Katoliko, misyonero ako. Kaya para sa mga nakikinig, nakakatuwa po, talagang very interactive kayo, maraming salamat. At sa misang ito, kung kami nagdiriwang dito physically, kayo man po ay nakakatanggap ng biyaya, at pakinggan niyo po ang mga mass intentions, at kung hindi man po mabanggit, ay inilatag po namin sa hapag ng Panginoon ang inyong mga intention. Marami pong salamat. Let us offer this Holy Mass for the following intentions. For the soul of Maria Santiago Mariano, Jose Encarnacion Bien An, Igmidio Lita Sani, for the healing of Edgar Lietiet, Julieta Ponciano, Giseta Ponciano, Burley, Emma Genova, Ria, Nick Emilita Fe Sali, Elita Pang, Presi Leiba Lazite, Emmy Mendoza Lazaro, Victoria Tejada, Ebrada Alahar, Romel Alahar, Wilma Talosa, Bing Argelias, Eduardo, Eric Santa Maria, Essie, Chloe, Loida Garcia, Lita Ramos, Fer Robes, Jose Maria Torres, Tess Jose, Mercedes, Gracie Pona, Ernesto Coral, Annabel Ramos, Roselito Anastasio, Boy Fojas, Astrid Anya Diwa, Margaret Provido, Tess Salcedo, Beverly Baula, Estelita Ermac, Manny Enriquez, Nerissa Dairit, Father Dito, Father Edwin, Bishop Palma, Chichi Robles, Ansel Belus, Beth Dani Alzan, Angelica Gerard Martin, Jesus Roda, Lily. And for the special intention of Doray family, a pregnancy of Belle, Thanksgiving of Caridad Arabe, Amor Mantele, and Reynaldo Arabe Jr. and family. Please stand as we greet our servant for this morning, Monsignor Bong Lo. Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. Let us thank the Lord for being with us at all times. And let us ask forgiveness for the times when we were away from the Lord. You were sent to heal the contrite of heart. Lord, have mercy. Lord, have mercy. You came to call sinners. Christ, have mercy. Christ, have mercy. You are seated at the right hand of the Father to intercede for us. Lord, have mercy.
Lord, have mercy. May Almighty God have mercy on us, forgive us our sins, and bring us to everlasting life. Amen. Let us pray. Almighty, ever-living God, look with compassion on our weakness and ensure us your protection by stretching forth the right hand of your majesty. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. Amen. A reading from the book of the prophet Isaiah. Thus says the Lord, if you remove from your midst oppression, false accusation, and malicious speech, if you bestow your bread on the hungry and satisfy the afflicted, then light shall rise for you in the darkness, and the gloom shall become for you like midday. Then the Lord will guide you always, and give you plenty even on the parched land. He will renew your strength, and you shall be like a watered garden, like a spring whose water never fails. The ancient ruins shall be rebuilt for your sake, and the foundations from ages past you shall raise up. Repairer of the breach, they shall call you, restorer of ruined homesteads. If you hold back your foot on the Sabbath from following your own pursuits on my holy day, if you call the Sabbath a delight and the Lord's holy day honorable, if you honor it by not following your ways, seeking your own interest or speaking with malice, then you shall delight in the Lord, and I will make you ride on the heights of the earth. I will nourish you with the heritage of Jacob, your father, for the mouth of the Lord has spoken. The word of the Lord. Thanks be to God. Teach me your way, O Lord, that I may walk in your truth. Teach me your way, O Lord, that I may walk in your truth. Incline your ear, O Lord, answer me, for I am afflicted and poor. Keep my life, for I am devoted to you. Save your servant who trusts in you. You are my God. Teach me your way, O Lord, that I may walk in your truth. Have mercy on me, O Lord, for to you I call all the day. Gladden the soul of your servant, for to you, O Lord, I lift up my soul. Teach me your way, O Lord, that I may walk in your truth. For you, O Lord, are good and forgiving, abounding in kindness to all who call upon you. Hearken, O Lord, to my prayer, and attend to the sound of my pleading. Teach me your way, O Lord, that I may walk in your truth. Please rise to honor the Holy Gospel. Glory to you, Word of God. Jesus Christ. Glory to you, Lord of God, Lord Jesus Christ. I take no pleasure in the death of the wicked man, says the Lord, but rather in his conversion, that he may live. The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Luke.
Glory to you, O Lord. Jesus saw a tax collector named Levi sitting at the customs post. He said to him, "Follow me." And leaving everything behind, he got up and followed him. Then Levi gave a great banquet for him in his house. And a large crowd of tax collectors and others were at table with him. The Pharisees and their scribes complained to his disciples, saying, "Why do you eat and drink with tax collectors and sinners?" Jesus said to them in reply, "Those who are healthy do not need a physician, but the sick do. I have not come to call the righteous to repentance, but sinners." The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Please be seated. Mga kapatid, talaga po tayo ay akma, no? Lagi natin yan isa-isip, isa-puso. Ako'y Kristiyano, misyonero ako. At para po madaling maalaala ang summary ng ating presentation today, huwag nating kalimutan ang sinasabing 5 G's. Pakiulit po, 5 G's or 5G, no? Kasi yan ang latest, no? Na technological innovation, ano po, para daw mas mapabilis, mas sharper ang ating access sa online. Pero hindi pala, para sa ating pala mga Kristiyano, hindi po bago itong 5G. Ito po ang punot dulo ng lahat ng ating pagiging Kristiyano, ng ating pagiging binyagan. 5G. God, gifts, gratitude, generosity, gladness. Pakiulit po. God, gifts, gratitude, generosity, gladness. May Diyos na mapagbigay. Because of God, we are gifted. And therefore, it's very natural, normal, spontaneous, kung tayo ay normal, at sana po normal, that we are grateful, gratitude. Hindi yung talagang galing ko, ano? Mabilis kasi ako eh, madulas, no? Swerte. No, hindi po swerte. Biyaya. Hindi po coincidence, but providence. Hindi po nagkataon lamang, kundi isang pagkakataong ibinibigay ng Diyos. Kaya po, pasasalamat. Walang hanggang pasasalamat. Gratitude. But, kung ang gratitude ay sincere, then, not only grateful for being gifted by God, but generously sharing that gift. Gifted to give. Not only to give 0.001% of the gift I have graciously receive. Wag po. Alam natin yung kwento ng byuda, no? Na dukha sa Ebanghelyo, no? She gave the last coins. Sa totoo lang, mga kapatid, personally, it will be a big struggle for me to give my last coin. Sa totoo lang. I don't know about you. Pero yung sinabi ni Archbishop Sok noong siya pa ang rector ng EDSA Shrine continues to haunt me all these years. To inspire me on the one hand, to frighten me on the other hand, to challenge me on the one hand, to empower me on the other hand. At ito pong sinabi ni Archbishop Sok noon sa EDSA Shrine, "The measure of your generosity is based not on how much you give, but on how much you keep for yourself." Wow! Wow! What a challenge. But sabi nga natin kanina, being missionary is to go
to go beyond our comfort zone. God gives gratitude, generosity, and only then will the door of gladness, true happiness, peace be unlocked for you and me. We don't stop on the first part, God's gift, being gifted by God. Only when we allow God to lead us beyond our comfort zone, to give generously, shall true gladness be yours and mine. Huwag kalimutan, dahil tayo'y akma, 5G. Pero, sa shinare kanina no, ni Ate Linda, no, mukha yatang nagkamali si kanina si Ate, si Dr. Gaines nung sinabi niya kay Ate Linda, ngayon, hindi na kayo bata, matanda na kayo, pero sa tingin ko, kahit naka-face mask at face shield siya, bata pa naman siya, ano po. No? So sa kanyang sharing kanina, no, makikita natin may iba't ibang opportunities tayo o larangan where we can be missionaries, pwedeng mission agentes outside the country, or may sinasabi nga intergentes among the nations, because the gentes are not only out there, but the gentes are among us, within us, in our midst. Ang daming Koreano, Hapon, Chinese, Indian, Indonesian, Malaysian, Vietnamese. The gentes are not just out there. The gentes are among us. We are not here to proselytize them, to debate with them, to try to convince them, to force them. No. We are here to share to them. So even if you don't go outside the country, within, intergentes, we bear witness to the truth, the beauty, the blessing of faith in Jesus Christ. And of course, hindi lang intergentes pala, kundi among our very own people, ang dami ng miyembro ng ating pamilya siguro, o barkada na mahina ng pananampalataya sa Diyos. O mayroon pa naman daw, pero iba na ang pananaw, ang paningin, ang mga value system. Kaya, ang daming violence, corruption, fake news. Hindi daw fake news yan. Hindi daw yung kasi nangalungan, alternative truths. So, ang pagmimission pala, mission agentes, intergentes, and internos among us, among our very own people, among our very own family members, among our very own barkada. Kung ang gobyerno po mayroong 4 P's, anong ba yung 4 P's? Pantawid, Pamilyang Pilipino Program, ang mission po na inatas sa atin ng Panginoon, ang mission in which we are privileged to be called to be part of, ay mayroong 6 P's. Ang gobyerno may 4 P's, Pantawid Pilipino Program, Pantawid Pamilyang Pilipino Program, ang mission po may 6 P's. Please say after me. Presence. Promotion of human development. Proclamation. Promotion of ecumenism. Interreligious dialogue. And indigenous people. Prayer and liturgy. Protection of our common home. The environment. Itong 6 P's of mission, presence, personal witnessing. Maraming sitwasyon wherein we cannot speak the words, but we can live the word of God. Sinasabi nila, sinabi daw po ni St. Francis of Assisi sa kanyang kasamahang brother, let's go and preach. If necessary, use words. If necessary, use words.
But we know that actions speak louder than words. At may mga sitwasyon na hindi pwede talaga mag-preach through words, but we can share through actions. Presence. Second, promotion of human development. Yun ang ginawa ni Ate Linda at ginagawa ni Ate Linda. Human development. Alalayan ang mga batang may problema o inabuso na ma-overcome harinawa ang kanilang trauma at ma-develop sila better as human beings, as persons. Caritas Manila, no? Paglilingkod sa mga dukha. Human development or even human liberation. Standing up for truth and justice. Oh yes, seeing to it that the elections would be conducted more fairly, more honestly, more orderly. These are all promotion of human development and liberation. Lahat ito bahagi ng ating misyon bilang Kristiyano, bilang Katoliko, na ang kalooban ng Diyos, harinawa po, slowly but surely ang siyang mamayani, katotohanan, katarungan, kapayapaan, kapatawaran, pagkakaibigan, paging-paging pagkaibigan at kapatiran. Ano po? The third P, proclamation. When the opportunity presents itself, proclaim, preach, share the word. Kagabi po, si Cardinal Chito Tagle ay nagbigay ng recollection through the initiative of the Archdiocese of Cáceres. At isa pong shinare niya ay ito as a person in charge of Caritas International. Maraming pagkakataon na napunta siya sa iba't ibang non-Christian situations, no? Wherein the love of God, the gift of the church are being offered even to non-Christians. And then may isang nagtanong sa kanya, I think it was in Lebanon, it was an Islam community. Tinanong siya ng parang community leader, why are you doing this to us? We are not Christians and I don't think we will ever become Christians. Why are you being kind to us? Cardinal Chito said, it was an invitation to share the faith. Not by debating with a person, not by trying to convince him, but simply, siya yung nagbukas ng pintuan. So when the Holy Spirit leads us into that situation, you have to be sensitive to the promptings of the Spirit, then go beyond simply presence. Preach or proclaim. But our proclamation will only be effective. It is rooted in our presence, being there truly for them. Otherwise, it's empty rhetoric. It's empty propaganda. It's just an ideology, not a personal experience of God's love for me and for all. Dapat maliwanag po na not ideology. Christianity should not be an ideology. Because at the heart of Christianity is a person, Jesus, and the experience, a personal experience with Him. Proclamation means sharing the good news. Then, of course, there are many Christian churches, communities, so we need to dialogue and to work together, not against each other. So, ecumenism. And there are, of course, other religions aside from Christianity. So, interreligious dialogue. And of course, indigenous peoples' causes should also be promoted. That can be part, of course, of human development and liberation, but in particular, in the context of the indigenous people. And the fifth P, prayer and liturgy. Sabi nga natin, prayer is the first missionary act. The necessity and the beauty of prayer and liturgy. As we celebrate the Holy Mass now, as we celebrate the liturgy, this at the same time, proclamation of the faith. Sabi nga natin, lex orandi, lex
credendi, the rhythm of prayer, the rhythm of the liturgy, is the rhythm of the faith. We pray as we believe. We believe as we pray. We remember, we celebrate, we believe. And the 6P, the protection of our common home, environment. Again, pwede naman ito masama sa human promotion, human promotion of human development and liberation, pero particularly in the context of the environment, no? Our natural world. So, we can find ourselves being led by the Holy Spirit to specialize, maybe in one particular area. Hindi naman siguro kaya specialize natin lahat ang area na ito, no? But definitely, yung number one is conditio sine qua non. I mean, that is required for all of us, presence for that matter. Of course, prayer. Although hindi lahat tayo magaling sa liturgy, pero at least may prayer life tayo. Ano po? Hindi tayo pwede lahat siguro mag-preach, pero at least mayroon tayong support for human development and liberation for that matter. Gusto ko sana i-share sa inyo yung ano no, na-mention kanina, yung pastoral letter ni Bishop Pabilio. Pero siguro, on second thought, aside sa ating time constraint, available naman siya sa Facebook page ng Archdiocese of Manila, Manila Cathedral, TV Maria, Radio Veritas, at in fact sa akin personal page, Facebook page, available din siya. No? Pero please, make time as we prepare for the first Sunday of Lent. No? Well, simula mamayang hapon, no? Make time to read and reflect. Ang ganda po ng pastoral letter ni Bishop Pabilio, no? On the Lenten season this year, ano po? Entitled, Claim for Christ, no? A Lenten Baptismal Catechesis for Archdiocese of Manila. Ang ganda po kasi, yung third part niya is about mission, eh. At iba't ibang larangan, no? Kung saan tayo tinatawag mag-mission. So please, access, no? Itong napakagandang pastoral letter ni Bishop Pabilio for the Lenten season. Available po yan, Facebook pages ng iba't ibang simbahan, lalo ng Archdiocese of Manila, no? SOCOM, I think, Social Communication Office. But of course, sa Radio Veritas and TV Maria. And finally, the Word of God in our liturgical celebration today, the Saturday after Ash Wednesday. Ang ganda ng kwento, no? From our Gospel reading according to Luke. It was a call. A personal call from Jesus addressed personally to a particular person, Levi. At this reminds us that each one of us is also being called personally by the Lord. At ano pa kaganda na narinig ni Levi ang call na ito, unaranasan niya ang Panginoong Jesus not while he was praying, not while he was inside the church. Of course, praying is very important and the church is very important. But you and I can experience God's presence, God's love, and you and I can hear God's call even while we are working. Or studying for that matter, even while we are traveling or resting. At si Levi nga, in our gospel reading, he was working. It was at his custom post. So, let's be open and sensitive to God's presence, love, and calling anywhere, anytime. In fact, sa totoo lang, para sa isang ordinaryong Hudyo at that time, Levi sitting at the custom post means he was committing sin at that time. Kasi nga, bilang tax collector, he was considered a publican, a public sinner, a traitor, working with and supporting the foreign occupation army of the Roman Empire. Being a tax collector means being a sinner at that time. And sitting at the custom post for an ordinary Jew at that time, Levi was precisely committing sin when he experienced the presence of Jesus, when he heard the call, when he experienced what it means to be recognized, to be affirmed, to be accepted, to be welcomed, and to be forgiven.
even while we are committing sin po pala, God is there, not with angry face, but with compassionate heart. Siguro sa ating popular imagination, habang mayroon akong naalaala, you know, isang kwento, gusto daw siya manood ng pornographic movie, na film, no? So, na-realize niya, mayroon palang crucifix sa table niya. So, tinago niya muna sa loob ng drawer para hindi makita ni Lord. Ano po yun? But our gospel reading tells us, even in the very moment, in the very place, and the very act of committing sin, or doing something against God and neighbor, God is there, reaching out to you and me, calling us. Hindi niya tayo nilalayasan. Hindi niya sinasabi, diyan ka na nga! Remember, after the fall of Adam and Eve, it was they who hid behind the bushes. It was God who reached out to them. Where are you? And God asked that question not because He did not know. Of course, He knew. He asked that question not for His sake, but for the sake of Adam and Eve, for them to reflect. Yes, where am I? Not a question of geography, but a question of relationship. Where am I in relation to God and to my neighbor? Malapit o malayo? But of course, Adam and Eve answered in terms of geography. We are hiding behind the bushes. But the second statement revealed the reality. We are ashamed. We are naked. My sisters and brothers, the call of Levi while he was sitting by the custom post is a call to each one of us, even at the darkest moment of our lives, even at the worst moment of our lives, the Lord calling us, reaching out to us. Ganun din, nung tinawag niya ang magkapatid na si Pedro at Andres, si Juan at Santiago, it was while Peter and Andrew were trying to catch fish, while doing what they were doing, that they encountered Jesus and they heard the call. It was while James and John mending their nets that they encountered Jesus and heard the call. Anywhere, everywhere, be open, be sensitive to God's presence, love, and call. At ang ganda, no? Kasi si Levi naging Matthew. Kasi si Levi being a tax collector, ibig sabihin, marunong siyang magbasa, marunong siyang magsulat. At yung kanyang gift to write and to read was used by God for him to write the gospel according to Matthew. Yun namang si Peter and Andrew, James, and John were fishermen. Jesus told them, come, I will make you fishers of men. Siguro na imagine ko, sinabi niya siguro kay St. Paul, a tent maker, come, help me build a tent to welcome not only the Jews, but also the Gentiles. Siguro sinabi niya kay St. Luke, na physician, come, and heal not only the body, but also the soul. Siguro sinabi niya kay Simon the Zealot, come and help me not only establish an earthly kingdom, but a heavenly kingdom. You see, whatever gifts we have been given, that can be used, that can be offered as a gift for others in the service of God's kingdom. We continue in the spirit of our response in the responsorial psalm. Teach me your way, O Lord, that I may walk in your truth. At pag ginawa pala natin ang mga dapat gawin, especially in relation to the lost, the last, and the least, yung mga mas nagdurusa ngayong panahon, itong assurance sa atin ng Panginoon, if you remove from your midst oppression, false accusation, and malicious speech, if you bestow your bread on the hungry and satisfy the afflicted, then
Light shall rise for you in the darkness, and the gloom shall be come for you like midday. The Lord will guide you always and give you plenty even on the parched land. Renew your strength and shall be like watered garden, like spring whose water never fails. Amen. Please all stand. With confidence, we now approach the all-forgiving Father, whose mercy towards us is limitless and without bounds. Lord, perfect us with your love. Lord, perfect us with your love. That the Church on earth may be a living example of the forgiveness and compassion shown by Jesus. Let us pray to the Lord. Lord, perfect us with your love. That we may look with kindness even upon those who have hurt us, injured us, or caused us hardship in any way. Let us pray to the Lord. Lord, perfect us with your love. That with God's grace, we may be able to forgive our enemies. Let us pray to the Lord. Lord, perfect us with your love. That we may show care and compassion for the sick, the old, and the neglected. Let us pray to the Lord. Lord, perfect us with your love. That the dead may be blessed and rewarded with eternal life. Let us pray to the Lord. Lord, perfect us with your love. In silence, we pray for other needs and concerns. Almighty and compassionate Father, we thank you for the forgiveness you have offered through your Son. Help us to show your forgiveness to others. We ask this through Christ our Lord. Amen. Please be seated for the offertory. Pray, brothers and sisters, that my sacrifice and yours may be acceptable to God, the Almighty Father. May the Lord accept the sacrifice at your hands for the praise and glory of His name, for our good and the good of all His holy Church. Accept, we pray, O Lord, the sacrifice of conciliation and praise, and grant that, cleansed by its working, we may offer minds well-pleasing to you through Christ our Lord.
Amen. The Lord be with you. And with your spirit. Lift up your hearts. We lift them up to the Lord. Let us give thanks to the Lord our God. It is right and just. It is truly right and just, our duty and our salvation, always and everywhere, to give you thanks, Lord, Holy Father, Almighty and Eternal God. For you will that our self-denial should give you thanks, humble our sinful pride, contribute to the feeding of the poor, and so help us imitate you in your kindness. And so we glorify you with countless angels, as with one voice of praise we acclaim. You are indeed holy, O Lord, the fount of all holiness. Make holy therefore these gifts, we pray, by sending down your Spirit upon them like the dewfall, so that they may become for us the body and blood of our Lord Jesus Christ. At the time he was betrayed and entered willingly into his passion, he took bread and giving thanks broke it and gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and eat of it. For this is my body, which shall be given up for you." In a similar way, when supper was ended, he took the chalice, and once more giving thanks, gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and drink from it, for this is the chalice of my blood, the blood of the new and eternal covenant, which will be poured out for you and for many for the forgiveness of sins. Do this in memory of me." The mystery of faith. Please stand. We proclaim your death, O Lord, until you come again, until you come again. We proclaim your death, O Lord. Therefore, as we celebrate the memorial of his death and resurrection, we offer you, Lord, the bread of life and the chalice of salvation, giving you thanks that you have held us worthy to be in your presence and minister to you. Humbly we pray that partaking of the body and blood of Christ, we may be gathered into one by the Holy Spirit. Remember, Lord, your church spread throughout the world, and bring her to the fullness of charity, together with Francis, our Pope, and Broderick, our administrator, and all the clergy. Remember also our brothers and sisters who have fallen asleep in the hope of the resurrection, and all who have died in your mercy. Welcome them into the light of your face.
Have mercy on us all, we pray, that with the Blessed Virgin Mary, Mother of God, with Blessed Joseph, her spouse, with the Blessed Apostles, and all the saints who have pleased you throughout the ages, we may merit to be co-heirs to eternal life, and may praise and glorify you through your Son, Jesus Christ. Through him and with him and in him, O God, Almighty Father, in the unity of the Holy Spirit, all glory and honor is yours forever and ever. The Savior's command and formed by divine teaching, we dare to say. Deliver us, Lord, we pray, from every evil. Graciously grant peace in our days, that by the help of your mercy, we may be always free from sin and safe from all distress, as we await the blessed hope and the coming of our Savior, Jesus Christ. For the kingdom, the power, and the glory are yours, now and forever. Lord Jesus Christ, who said to your apostles, "Peace I leave you, my peace I give you," look not on our sins but on the faith of your church, and graciously grant her peace and unity in accordance with your will, who live and reign forever and ever. Amen. The peace of the Lord be with you always. And with your spirit. Let us give each other the sign of peace. Peace be with you. Behold the Lamb of God. Behold him who takes away the sins of the world.
Blessed are those who are called to the supper of the Lamb. Lord, I am not worthy that you should enter under my roof, but only say the word, and my soul shall be healed. The body of Christ. Amen. Act of spiritual communion. My Jesus, I believe that you are present in the most holy sacrament. I love you above all things, and I desire to receive you into my soul. Since I cannot at this moment receive you sacramentally, come at least spiritually into my heart. I embrace you as if you were already there, and unite myself wholly to you. Never permit me to be separated from you. Amen. My Father and my God, my
Stand. Let us pray. Nourished with the gift of heavenly life, we pray, O Lord, that what remains for us a mystery in this present life may be for us a help to reach eternity through Christ our Lord. Amen. Dalawang paalala lamang po, sa exactly a month from now, March 20, yun po yung regular nating Katolikong Pinoy, yun po ay Lenten Recollection na pamumunuan sa atin ni Father Jomar Burgos. Pangalawa po, sa Lunes po ay 20% mandate ng 3:30 p.m. Tungkol po ito sa tutorial ng grandparenting na pangungunahan ni Miss Helen Lastra. At syempre, salamat tayo sa TV Maria. Pasalamat tayo sa Radio Veritas. Pasalamat tayo sa ating mga kasamang seminarista. Palakpakan natin sila. At syempre, yung pinakamagandang balita, ang 20% ay ipapalabas na rin sa TV Maria. Wait for the announcement. Monsignor, ang aming pong pasasalamat ay sinummarize ng isang viewer natin. Hayaan yung basahin ko ang kanyang acronym, BONG. Pasasalamat para kay Monsignor B. Biyaya ng Diyos, dapat na laging ibinabahagi, talino, panahon at yaman, maliit man o malaki. O, obligasyon nating mga Kristiyano na laging ihatid ang mukha ni Kristo sa kapwa, kapatid, unahin na sa mga nasa paligid, ating paligid. And, need na lagi nating ilaan ng suporta, moral man at pinansyal, tulong ay italaga. G. God ang gawing sandigan, siya ang lahat ng kaayusan, sa pagmimisyon, gawing laging tanglaw, ang pananampalataya at karanasang matibay na buhay sa Diyos ang pinaghuhugutan. Maraming salamat, Monsignor. Galing niya, galing! Salamat po sa Panginoong Diyos at sa inyong lahat, kay Dr. Gaines at sa Lay Formation Center for inviting me to be with you this morning. Sa inyong lahat, maraming salamat po. The Lord be with you. And with your spirit. Let us bow our heads and pray for God's blessing. Abide graciously, O Lord, with your people who have touched the sacred mysteries, that no dangers may bring affliction to those who trust in you, their protector, through Christ our Lord. Amen. And may Almighty God bless you and your loved ones in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. We celebrated the love of God. Go forth, share His love to others. Thanks be to God. Salamat Panginoon sa iyong punang misyon, kaloob sa aming puso, aming sarili ay aming handog, laging tapat at laging tugon, naririto handa kami, Panginoon.
ako. Hatid ang iyong salita at paglilingkod. Inang Maria ang siyang gabay na mitugod. Lalaganap alam ng iyong misyon. Ilang taong-taong biyaya. Salamat Panginoon sa iyong bunya. Misyon, kaloob sa aming puso. Aming sarili ay aming mundo. Laging tapat at laging tungkol. Naririto handa kami, Panginoon. Ang mga kaloob na aming alay sa mundo. Katarungan, kabanalan, kapayapaan. Sa senyal na ito maniniwala ang mundo. Pagmamahal namin sa bawat tao. At laging tukol, narinito hanggang kami.